dito sa Canada. And my jowa, wah! Welcome back to our channel, mga kutey. Wah! If you're new to our channel, welcome to Blue and Pink. Please don't forget to like and subscribe our channel and turn on na din po ng notification bell niyo para lagi po tayong updated sa mga new videos. So, our vlog for today is how to How to apply for citizenship. How to apply for Canadian citizenship. Dito sa Canada. So, yun po ang pag-uusapan natin today. Mm-hmm. And since yun po yung naisip naming i-vlog today, it's because nag-apply na din po kasi ako ng citizenship ko recently. So, ngayon po pag-uusapan natin kung ano yung mga kailangan to apply for citizenship. So, yun po. I'm gonna check my phone para, you know, para sigurado tayo. So, you have to go to canada.ca and then, bali po, ilalagay ko rin po yung link sa description below. Kasi po, andun po lahat ng mga information on how you can apply. So, yun po. Ang pinakauna pong kailangan nyong gawin ay, syempre, I mean, pinakauna nyong kailangan malaman is you should be a permanent resident, diba? So, yeah. If you are a permanent resident for or have lived in Canada for at least 3 out of the 5 years or may nakalagay doon na 1,095 days, that's parang continuously ba? Yeah. Parang ganun po. Kasi from what I know, like for example, within those years or days, if you travel outside the country, kailangan mo yun i-minus kung halimbawa ilang days kayo or weeks na outside the country. So, yeah, i-minus nyo din yun. Bali po, meron po kasing sa package na to, once na chinek nyo po yung site nila, kompleto po kasi yun eh. So, may calculator po sila. May mga questions po sila doon. Parang tawag yung physical calculator. Na may mga questions na tatanungin sa inyo na kung lumabas ka ba ng country within those years. And then, long. For how long. So, i-minus nila yon. And then, parang makikita mo doon kung eligible ka ba or hindi. So, yun po. Bali na, andun rin po yung kailangan nyo din po yung i-print out. Make sure wala pong criminal, wala records. Po kayong criminal record dito sa Canada. Dumating po ako dito sa Canada 2015 ng October. So, ano na ngayon? 2020. So, ilang years na? 5 years? Diba 5 years na din? In my experience po, ano bang mga pinasa ko? Since, nag-aral din po ako dito sa Canada, nag-aral ako ng nursing assistant. Yun po yung proof na ipinakita ko, yung aking transcript of records that I studied here. Pero pag hindi po kayo nag-aral dito, kailangan nyo pong kumuha ng English proficiency test. Parang sinasabi nilang CLB or IELTS. Ganun po. Is it IELTS? Yep. Parang ganun din. Meron kasi din. Para rin sa school. Okay. Sinend ko rin yung, sinama ko rin yung transcript of records ko nung nag-aral ako sa Philippines. So, kailangan po. Yeah. Kailangan. Yeah. Sinend ko rin yan. And your passport. And then yung copy of my Philippine passport. How about your PR card? Did you have to send the PR card ko yung sinend ko din yung photocopy nun. And what else pa ba? Tapos may mga question, may mga kailangan po kayong i-print out dun sa application package. Meron po dun na sheet. Parang checklist po na para kompleto po yung mga tawag dito, mga forms. Kompleto po yung mga forms na isi-send nyo. So, andun na lahat yung sa checklist na yon. So, isa na dun sa checklist yung ano pa ba? Yung picture, yung photograph, kung anong klaseng picture ang kailangan nyo. Passport picture. Tapos and then with a signature at the back. Oo, signature at the back. And also, yung physical calculator nga po, na-mention ko kanina, nandun naman po lahat ng information sa canada.ca kung ano kailangan ninyo. Although, marami po kayong kailangan basahin dun, basahin nyo po ng mabuti. And then, once po na-fill out nyo na po yung application package, which is yung mga forms, kailangan po isa-isahin nyo kung nasagutan nyo yung mga chinechekan nyo. Yeah. Make sure po wala kayong naiwan kasi babalik nila sa inyo. Dahil po sa nangyari sa akin, binalik sa akin, isa lang naman yung hindi ko na-checkan.
Binalik sa akin. So, another 1 month wait. Oh, so binalik ko ulit, ni-return ko ulit. And then, yun nga po ka, kailangan nyo din magbayad ng $630 for adult po. Yeah. May na-receive po akong email from the CIC? Immigration. Yeah, na na-receive na nila yung application ko. Pero, nung ano pa yun? October. Mga October. October ko siya so, ilang na-receive. Wait? Ilang months ko nag-wait? September, October. Yung na-receive ko yung email na they receive my application. So, ilan yung, ilang months yun? At saka, there's delays kasi, ano, di ba? Dahil nga po because COVID, kaya, yun nga po, medyo natagalan. Kailangan ko daw mag-wait para mag-email ulit sila kasi nga, kung kailan ka mag-exam, yeah. Ganun. Tapos, then parang nakalagay dun sa mail, yeah. Nakalagay dun sa mail na kailangan mong basahin yung mga ganun-ganun. Tapos, may binibiglang, may binigay silang link dun, parang online na, para basahin mo. About sa Canada. Kasi history, yun yung kailangan. History geography. Ng Canada, geography, lahat ng ganun. So, para sa exam. So, kailangan yung mag-exam. Bali, kailangan mag-antay ng email kung kailan kayo mag-exam. Ganun. So, hanggang ngayon po, inaantay ko pa rin. So, mm-hmm. In-expect ko po na next year pa. Next year pa, for sure. Next year. Kasi nga, yung iba, delayed din eh. Mm-hmm. Yung nga din po yung naisip ko in kinakatakutan ko. Kasi nga, ngayong March 2021, mag-expire na yung PR card ko. So, iniisip ko kung mag-a-apply ka. Mag-a-apply pa ako ng PR card ko. Mag-renew. Eh, nakapag-apply na din naman ako ng Canadian citizenship. So, it's probably better na. Antayin ko na lang yun. Diba? Kasi doble-doble din eh. Diba? Yeah, ano pong mangyayari pag nag- okay. Diba? Parang, pag nag-a-apply, nag-renew ako ng PR card ko. Parang, ano no? Parang doble lang din. Oo, doble-doble na yung binayaran ko. So, yun po. And yun nga, di ba, yung benefits. Oh, yeah, the benefits. Well, you can vote. Yeah, number one. Yeah, since Canadian citizen ka na yan, you can vote. Na you can travel outside Canada. Hindi yun na kailangan ng visa pag sa US. Tsaka kung meron man na country na kailangan mo pa rin kumuha ng visa, mas mabilis na. Because you're a Canadian citizen. Unlike po pag PR, di ba, kailangan lahat ng pupuntahan mo outside Canada. Pero sa Philippines, syempre, ano, di ba, Philippine passport pa ako. So, sa ibang bansa po, kailangan mo pa rin ng visa. Mag-apply ng visa. So, yun po yung isa sa mga benefits. Siyempre po, di ba, nandito ka na sa Canada. What are the benefits aside from that? Nandito ka na sa Canada. So, applyin mo na. Kasi, siyempre, di ba. You don't know in the future. Mm-mm. So, good luck po. And hopefully po, may natutunan po kayo sa aming vlog for today. Yes! Meron. Wah! please don't forget to like and subscribe our channel. Yep. And you have a great day, mga kutey. See you later. See you later. Wah!